Hello guys, this is Sir Mike. Welcome to my channel. At today ay pupunta ako sa Gilmore para bumili ako ng gagamiting computer ng anak ko at magiging backup PC ko na rin in such cases na masira yung laptop na ginagamit ko for work from home. Pero siyempre sa pandemic ngayon may certain budget lang tayo. At nakita ko sa online, nag-research ako ng mga normally pag magpapabuild ka ng mga laptop or PC. PC lang na walang monitor ito ha, like yung CPU. Ang re-record sa mga work from home kasi ngayon na para mag-work yung mga task mo is i5 or i7 na processor. Tapos yung RAM, mga 8GB or 16GB, tapos 1TB, syempre yung kailangan mo ng maraming capacity ng hard drive. Either SSD, which is mas mahal, or yung lumang HD. So dahil budget tayo ngayon, may certain budget ako. Budget ko is 20K lang. Gagamitin ng anak ko at the same time, pwede ko maging backup PC. Nakita ko sa internet, kaya sinabi ko kanina, yung i5 na 16GB na 1TB na pinaka-basic to, hindi pa maganda yung kaha, nasa 29K. Tapos yung i7 naman na core, I think it's 10th gen na i7, nasa 32,000 up. So, wala akong ganung budget at the same time. Yeah, maganda brand new. Pero syempre sa panahon ngayon, dahil nga masyado tayong tipid, dun tayo sa tipid. So, akagaya ko, 20K lang yung budget ko for that. So, hahanap ako ng alternate options, which is nakahanap ako ng option na nakita ko naman, which is yung brand is Highland, made in Korea ng mga 3-in-1 PC. At nagiging popular ito. Number one kasi, very sleek siya, so hindi siya bulky like yung may monitor ka na, may CPU pa, kaya wala ito. Naka-built-in na yung CPU sa likod ng monitor. So, ang gagawin ko, hahanap ako noon, magka-canvas ako. Sana makahanap ako. Tara, samahan niyo ako. Hello guys, welcome to my channel. At ngayon, narito ako sa Robinson's Magnolia. Mananangkalian ako alas 2 na ng hapon kasi galing ako sa Gilmore para maghanap ng computer na gagamitin ng anak ko sa online classes niya. So nakahanap na ako ng computer niya, which is ang brand is Highland, yung 3-in-1, yung may built-in monitor at saka mga CPU na nasa likod. Papakita ko sa inyo mamaya, papakita ko sa inyo yung specs and everything, and hopefully okay siya. Pero chinek ko kanina mukhang okay naman. Pasensya na sa mga tigyawat ko, mukhang mga allergies ako ngayon. Mamaya pag uwi ko, maliligo rin ako mamaya, makikita niya. So ito yung papakita ko muna sa inyong preview. Ito siya. So, i5 siya, 7th gen, tapos 8GB RAM, tapos yun, binigyan ako ng libre yung keyboard, pero tingin ko hindi naman siya libre, talagang kasama siya sa binayad ko. So, monitor, keyboard, mouse, tsaka meron siyang camera, webcam. Tapos, nasa price niya is almost 17K, which is 6,900 ang binayad ko. Ayun, guys. Hello guys, ito na, dumating na yung food ko. Tignan nyo. Matagal-tagal na rin ako din nakapatikim ito. Yan lang. Panghalian ko guys. Kainin na ako. Bye-bye muna. Bye-bye. Hello guys, welcome back to my channel. At ito na ulit. Nakabili na ako nung monitor na built-in 3-in-1 PC na brand is Highland. Sa Gilmore at ang sabi ko kanina ang budget ko lang is nasa 20K. Nakahanap ako doon ng brand new daw na Highland, which is nasa 21K, hindi kaya kahit 1K brand new. Pero ang naroon kasi is 8GB, i5 siya, pero yung kanyang hard disk is nasa 250 HD lang, parang or gigabyte. Parang hindi kaya for the stuff that I'm doing on my work at the same time yung mga gagamitin ng anak ko, like kailangan po mag-download ng mga apps like Office, mga ibang applications na gagamitin niya sa school at saka ako syempre sa work ko, so kailangan ko ng medyo malaking memory, like kailangan ko ng hard drive na malaki, which is 1TB.
kagaya niya, nag-vlog ako. So may mga isa-save akong files, may isa-save ako ng videos na gagawin ko. Doon ko rin siya i-edit. So naghanap-hanap ako, nakahanap ako ng isa-isang store. Ang pangalan ng store niya sa Gilmore Sunshine Store. Hindi ko na siya na-videohan kasi syempre nagmamadali tayo dahil pandemic, nakakatakot mag-iikot at mag-ano. So mabilisan lahat. So inikot ko yung dalawang building sa Gilmore from ground tsaka sa 6th floor. Nag-canvas ako, nag-isa-isa ako. Nakahanap ako ng medyo pinaka-okay siya, pinaka-mura siya. Second hand. Working, yeah. 1 terabyte. Isipin nyo 1TB, 8GB, i5 7th gen. Pero ang price niya is nasa almost 17,000, 16,900, so 17,000 ganyan. So yun, papakita ko sa inyo ngayon at i-review natin, baka kita ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong 3-in-1. Kasi syempre, mga iba sa inyo parang, uy, 3-in-1, ano to, kape or printer, diba? So ito, PC monitor siya in one. So may built-in na siyang speakers, tapos meron na siyang option kung gusto mo mag-extended extended monitor, meron din siyang option for HDMI. Ang ganda pa nito, anim ang USB slot na pwede mo kapitan ng mouse, keyboard, headset, pwede ka pa mag-charge din kung gusto mo. Tapos ang advantage nitong PC na to is ano siya, tipid sa kuryente kasi 19 volts. Unlike nung bibili ka ng separate yung CPU tsaka yung monitor mo, ibang outlet yon, dalawang saksak yon, so malakas sa kuryente. Ito, very sleek. Kung gusto mong dalhin to mag out of town ka, kung gusto mong gumagdala ng computer or laptop kung ano mo, pwede mong dalhin. Kasi sa itsura niya, monitor lang talaga siya. 24 inches monitor siya, 60 hertz or yung refresh rate niya is 60. So, pwede. Tingnan natin, testing natin. Tara! Ito na guys, ito na yung brand ng CPU monitor na nabili ko na 3-in-1. Ito, Highland, which is made in Korea. Ito siya, 24 inches, 60 refresh rate, 60 hertz yung refresh rate. Itong sa likod is 144 refresh rate, which is ito yung Envision na pinakamamahal kong Envision na na-feature ko sa mga videos ko noong nakaraan. So para makita nyo yung comparison, which is ito yung 24 inches, ito yung 27 inches, right? Pagpasensya nyo na yung background sa likod ng kwarto namin, napakalit ang kwarto ko, para siyang cabinet. So, ito lang yung kaya na makita, kasi nga nilalayo ko. Ayan, ito yung Highland, 24 inches yan guys, yan ang itsura. Tapos ito yung 27 inches sa likod, yung Envision, para makita yung comparison. Nasa likod na yun, 32 inches yun. So ayan guys, 3-in-1 monitor siya. Paano masabing 3-in-1? Nasaan yung CPU? Nasa likod guys, ito. Yeah. Second hand lang to guys ha. Ito yung CPU niya. Naka-built-in sa likod. So mga ayaw ng mga makakalat dahil naka, alam nyo yun, yung mga CPU yung nakahiwalay sa monitor, which is dalawang saksak pang gagawin nyo, mga sumagasa sa kuryente, iba yung power ng monitor, iba yung power ng CPU, ito isa lang, 19 volt siya guys. 19 volts siya, tapos 220 to ah, 220 na 19 volts. Tapos ito naman is X6 ang kanyang model. Ito siya. Ang kagandahan nito, kaya ito nagustuhan ko, may built-in na speakers na siya. Tapos ang RAM nito guys, parang laptop din naman yung ano nito, yung motherboard eh. Ano siya, DDR4 na 8GB daw ang maximum, pero sabi sa akin ng nagbenta nito, dalawang slot daw ng memory card sa likod. So DDR4 yung kanyang pwedeng gumana. Hindi ko alam kung pwedeng i-expand sa 16GB. Hindi ko pa natatry. At ayoko pang galawin, ayoko i-try. Baka masira ko pa. Tsaka ayoko kung daw marunong nun. So ito guys, ito yung mga slot niya. May para sa ito, para sa speakers, is para sa microphone. Tapos meron dito apat na USB rito, may pang RJ45. Ito yung para sa old model ng mga, hindi ko alam kung pwede sa printer to or sa monitor din. Ito yung HDMI, ito para sa power. Ito yung switch nya guys, ito may switch. Yeah. Sa kabilang side naman guys, meron din siya, hindi dito, ito meron siya, ito USB pa siyang dalawa dito. So all in all, ang USB na to is 6.
So meron ka nang para sa mouse, sa keyboard, tsaka sa headset. Mga mag-work from home dyan. So ayan guys, meron pa nga siya nakasurat dito. Oh. Talagang made in Korea siya. So yung binili ko to, second hand to. Isa mga masaselan dyan na ayon ng second hand. Okay lang. Bumili kayo ng hindi second hand, but for me, sa mga budget na parent na kagaya ko na wala pa naman masyadong ipon dahil nga pandemic yun, mahirap gumastos ng gumastos for, and then kailangan na. Ito, working naman siya in a way, possible na pwede na to sa atin, pwede nyo rin pong pang YouTube, pwede nyo pang games. So, napatry ko kanina sa anak ko, nag-Roblox siya, gumagana naman, at walang problem, hindi siya nag-hang. So, papakita na natin ngayon kung ano yung performance niya. So guys, ayan, nagbukas na. Medyo matagal siya magbukas. Siyempre, dahil nga HD yung ginamit natin yung hard drive, hindi naman ako nagpa-SSD. Kasi sa ganung price, sabi nila, yung binagbilhan ko, which is 16,900. Kung gusto ko ito i-SSD ito, sure, but hindi siya 1TB, bibigay sa akin 120. Ay hindi kakayanin ng 120 na SSD for that. So unti-unti nag sa set up yung mga device like yung mouse, yung keyboard. So ito yung keyboard ko guys. Yan. Nili ko rin lang online niya na may ilaw siya oh. Oh, diba? Pang gaming ko no, but hindi na ako gamer. Nakita ko na kasi maganda yung push button niya parang pang typewriter. Right? So, unti-unti na nag-open yung mga ginagamit ko for work from home. And by the way, this is for sa school ng anak ko. Sinetup ko na rin siya rito if ever na mag-sira yung aking laptop. At least pwede ako makapag-transfer agad-agad. And sinetup ko na lahat ng mga tools ko dito for my work from home. So, ayan, nag-open siya isa-isa. Which is hindi ko kailangan buksan siya isa-isa guys. Dali lang ha. Guys, ito na. So, buksan na natin. Makikita ko sa inyo yung properties. Ayun. Ng, ito guys. Ito niya. i5-7-4 CPU. 7th gen ata, hindi ko sure. But yan, almost the same lang ng laptop ko. Ganyan din siya. Pero 16GB sa laptop ko. Ito 8GB. Yan. Tapos, yan. Hindi ko pwede pakita sa inyo yung product ito. Ayan. Sayang, Windows 10. Naka-built in Windows 10 na siya. Right? So, tingnan natin. I-close ko muna siya. So, mag-open tayo na. Tingnan natin kung gano'n siya kabilis. Naka-RJ45 ako guys na ano. Pero ito is Wi-Fi enabled din siya ng wireless. So, tataka kayo kung naka-wireless din ba siya. Yes, naka-wireless siya. Bluetooth, hindi ko pa natatry, but possible Bluetooth din siya. Right? So, puna tayo sa YouTube. Para lang makita nyo yung sound, gano'n siya kalakas. So, ito yung sound. Ito yung 60 refresh rate to, ha? So, titingin tayo ng mga... puna tayo sa aking video, guys. Yan, video ko. Ito yung... Envision ko guys. Ito yung si Envision. Yan. Ito si Highland. Ito yung sound. Ngayon, aking monitor. Tingnan natin ito. Yan. Yung sound lang, lakas no? Na guys, masyadong magulo yung pagkukuha ko. Sabi ko nga sa inyo, maliit lang ang aking... Kwarto. So ito guys, narinig nyo naman malakas yung volume or malakas yung sound niya. Maganda din kasi built-in na. Dati kasi yung setup ko rito ng sa kwartong ito, yung sa aking work from home, may laptop, tapos may speaker, tapos may, alam mo yun, nakasaksak, separate na saksak, dagdag gastos sa kuryente. Ito, 3-in-1 19 volts na. So okay siya. Yan, nakita niyo yung video ng YouTube, so, yung full screen ko. Yan. IPS, hindi ko sure kung IPS panel to, but I think hindi. VA panel lang rin siya, same lang Envision ko. Yan. So, itatry natin i-extend yung monitor ni Envision. Bubuksan ko sa Envision. At sa Envision ko guys. So, sinetap ko na rin siya ng extended monitor 24 inches
magiging 27 inches. Yeah. So yan. Sa mga gusto mag-work from home, possible na pwede to. Kung tatanungin niyo kung pwede siya, pwede si Hailan. Pasado sa akin si Hailan. Yun lang, syempre konting ingat, huwag yung masyadong buksan ng, let's say, yung nakababad ng 24 hours. Syempre kasi second hand to. Ang warranty na binigay sa akin ng binilihan ko nito is 1 month warranty. But very accommodating sila if ever na may mga problem sila. Again, sa Sunshine Store dun sa may Gilmore, sa Gilmore Building. Hindi sa IT building, ito sa kabila, sa Gilmore Building. Sa kantong-kanto yung may Jollibee dun. Nasa third floor siya, at third floor ba sila? Third floor yata sila or second or fourth floor. Doon, makikita niyo siya doon. So ito, very accommodating sila. Binigay sa akin yung phone number if ever magkaroon ng problem. Pwede isolate sa kanila, direkta sa kanila, ayusin nila yan. May sarili silang technician for that. Ayan guys, baka may ano pa kayong gustong makita, malaman, pwede nyo ako i-message dun sa, mag-comment down below dun sa may YouTube ko. Mga gusto nyong, syempre ito, kabibili ko lang, testing natin siya, tingnan natin kung hanggang kailan tatagal to. Pero syempre sa mga budgeted na magulang dyan na gusto bumili, na mga tipid pieces na gusto nyong para sa baby nyo, why not this one? i5 na siya guys. So, huwag na tayong choosy. Yung mga laptop ngayon, mga second hand, yes, pero mostly mas mahal siya. Yes, laptop, portable siya, okay. But for my son, kasi kailangan ng malaking screen kasi doon siya gumaga, lagi nag-review. Nakasaksak siya ng mirror casting na wire for my cellphone. Medyo nanghirapan siya. So, dito ko siya, binili na ko siya ng ganito. May libreng webcam, may libreng mouse, may libreng keyboard. Sige guys. So, ano pa bang pwede ko ipakita sa inyo about this PC? Yeah, nakita nyo na pwede siya mag-dual monitor. Kasi nga may HDMI. Yan. Netflix. Yeah, may possible sa Netflix. Actually, nagbukas ako ng maraming tabs for this. Just to know kung hanggang kailan, kung anong kaya niyang gawin. Magbukas ako, sige, bukas tayo na sa pang YouTube, Shopee, Lazada, ayan yung mga makikita nyo nga binubuksan ko, pati si Ookla, ayan, buksan natin. O, si Netflix, buksan na natin siya. Ayan, o. So, ayun, so si Netflix, buksan natin. Ayan, ito yung Netflix, guys. Para lang makita nyo na, kinakaya niya. Kasi tinesting ko na rin to sa work from home setup ko, like mga dami kong binubuksan tabs at the same time as may mga images siya na kailangan kong i-review. Kinaya siya guys, isipin nyo. Kung kinakaya nito sa pag-work, why not? Sa school, syempre gagamitin nyo rin to, kakayanin siya. So yun, ito lang yung may re-review ko at may papaya ko sa inyo. Kung natatakot kayo bumili, I would suggest sa mga ganitong klaseng device which is second hand, hindi ko sa inyo i-sabihin na magbumili kayo online kasi nga syempre pag electrical devices much better yung nakikita nyo siya kesa naman yung datating sa inyo sira tapos paano yung irereklamo, paano yung sasolid, diba? Ayun guys, so yun guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana naman if ever may mga comments kayo or may mga questions kayo regarding sa item na mga i-feature ko sa mga video ko, don't forget to comment down below kasi nagre-reply ako, binabasa ko siya isa-isa. At the same time, please subscribe to my channel. And kung may mga idea kayo, mga item na gusto nyo ipareview sa akin sa mga supplier dyan or manufacturer dyan, just send me the item and I'll review it for you. At by the way guys, itong Hailan na to, hindi ito sponsored. Binili ko to. Kagaya ng mga ibang item na fini-feature ko rito, mga binibili ko siya. Pero kung gusto nyo ako sponsoran, okay rin yun. I-vlog ko dito. I-review ko siya, very honest review, hindi porket pinareview nyo sa akin, is pupurihin ko na yung product nyo. Hindi ako ganon. kung pangit yung product nyo, malalaman nyo talaga. Pangit, it is subject for improvement guys. Yung mga mga suggestions or anything na kini-feature ko, sinasabi ko rito sa vlog ko. Hanggang dun lang guys, and thank you for watching this video, and please don't forget to click the like button and the bell button para lang if ever na may mga bago akong videos again na may feature, right? You're always notified
pag na-click niyo yung bell button na yun, mahalaga yung subscribe. Okay, bye muna guys. Ingat kayo, bye.